sabihin mo, Max. Yung first question ko for Direct Bobby. Direct Bobby, parang ano, this is a new story na Lady Guard. Usually, mga male guard, di ba? This time, Lady Guard naman po. Anong, ano, kumbaga, kung paano nagmula itong story na to? Is it from based, ano, real experience po ba? Or mga ganyan? Or parang it's just, Katang-isip naman po siya, pero inspired by, ano, mga, syempre, certain events and certain people. Pero, it's a work of fiction. It's a work of fiction. And crafted by our writers from ano from Viva from me. And tong Lady Guard syempre po bilang Viva Max po ang ating mga bida dito kadalasa ay babae po talaga no? At para maiba naman very ano nga kasi magandang i-feature palagi ang mga hindi pangkaraniwan na tampok. So ngayon, ito, isang babaeng gwardiya at isa pang twist sa kanya ay hindi ito ang gwardiya pangkaraniwang nakikilala ninyo. Dahil itong gwardiya ito ay abusado pa sa abusadong sistema. Yun po. Parang abusadong babaeng gwardiya, parang gano'n. Opo, opo. Yeah, thank you, Direk. Ano ba lang kay Angela? Angela, parang ang tagal ka namin hindi nakita, di ba? Parang tagal mo yata hindi gumawa ng Viva Max. Yung kala namin talaga, ano na eh, parang tatawid ka na sa ano, sa parang mainstream, kaya hindi ka na gumagawa. Yun ba yung parang ano mo, parang magting mabili ka na ba sa paggawa ng mga pelikula, especially on Viva Max? Kung bakit hindi ka namin masyadong mabili ka? Yes po, tama kayo. Yung last film ko ata was Kapit. And yeah, it was very beautiful. Sobrang tiwala po ko sa Viva pagdating sa career ko. Kaya anything po na, anything na project na ibigay nila sa akin, tinatanggap ko po. So hindi po ako nagiging mapili or hindi po ako mapili sa mga projects. Thank you po. So kamusta naman kay Ivy sa akin, Angela, yung pagiging Lady Guard? Pinanarap niyo ba maging Lady Guard kung bata kayo? And what was the challenges you experienced during that time na siguro sa kulungan niyo rin ginawa mo ba ito talaga? Or parang ano ba? Ay, hindi po. Kasi gwardiya po sila ng isang parang warehouse. Ah, warehouse. Okay. Kaya kamusta yung pagiging Lady Guard? Ayun po. For me, sobrang taas po ng respeto ko pagdating sa mga security guards, especially sa mga Lady Guards po natin dito sa Pilipinas. Sobrang naging challenging sa akin yung role. Kasi kilala ko na very tahimik lang, demure, ganun. Pero itong character na binigay sa akin ni Direk Bobby at ni ng mga writer, sobrang ibang-iba po. Kasi dapat nandun yung authority. Kaya nagkaroon din po ako ng research and discussion sa film, sa story, sa characters with Direk Bobby and sa mga writers po natin sa Viva, like sila Steve Sanchez and Mike Hughes. And thank you po. Thank you, Angela. Irish. Ayun po, sobrang na-challenge ako sa role ko as Lady Guard kasi unang-una sa lahat, wala akong experience, wala akong alam kung paano and ano ba talaga sila. Kaya ayun po, na-challenge po ako na sobrang. Pero good thing naman po dahil ginaid po ako mabuti ni Direk and syempre na mga ko-artist ko po. Thank you, Irish. Parang ko lang kay Anthony, parang is this your first Viva Max films ba? Or parang nakagawa ka na nito? Nakagawa na rin po, pero this is my first team role sa VM experience. So, paki-ano lang, paki-sabi lang sa amin kung before Viva Max, saan ka ba na, I mean, ano yung ginagawa mo, di ba? I started talaga dito sa Viva Max, pagdating sa showbiz. Pero bago ako ng showbiz, ano ako actually, fitness instructor ako. And then, nung pumasok ako sa Viva, I've done several projects na rin sa Viva Max. And then, sa DMX, ito yung first lead role ko. How was experience doing this film with Iris at kay Angel? It's a very nice experience actually. Ang galing nila and masarap sila katrabaho. And I feel ko yung para ako talaga yung role na yun. Kung baga pagkaharap mo sila parang hindi, parang we're really doing this kind of scene. Like it's real. Kaya madaling gawin yung trabaho.
Ano mas madali, maging fitness instructor or mag-Viva Max yung gawa niya? Mag-gubad sa harap ng team? Ang hirap i-compare. Mahirap parehas actually. Pero masaya gawin parehas. Basta gusto mo yung ginagawa mo. May enjoy mo yung parehas. Okay. Thank you everyone. Congratulations to your group.